bakit po mas pinili ninyo na maging independent candidate? Ma'am, siguro number one doon is yun, yung saan ba yung pinanggalingan ng decision? Diba? Kung bakit ba kami nandito ngayon? Again, siguro kung ang desisyon ay nagaling dahil sa maraming mahabang negosasyon, maaaring hindi as independent. Hindi as independent yung ifa-file namin, pero dahil nga doon sa shinare ko sa inyo, ma'am, na ito yung ano, ito yung pinanggagalingan namin, pinili namin as independent para at least sabihin na natin para may clean slate ka, may fresh na start ka. Sa akin kasi, ma'am, siguro at the end of the day, we should, sabi ko nga, if we're gonna be, di ba, doing this mission, diba? Dapat nasa puso natin na ang sentro ng lahat ng gagawin natin eh hindi nakakompromise sa kahit kaninong interes. Kung hindi, simple lang, ito yung dapat na gawin mo para sa kapwa mo. Irregardless kung sino siya, saan siya, meron ba siyang kinikilingan. Ma'am, sa pagtulong namin for almost 2 decades, hindi naman namin tinanong kung siya ay kasama, kahindi, wala kaming ganun, di ba? In the first place, hindi nga kababayan lang kahit sa labas na sa nasin. Kasi at the end of the day, ma'am, yun yung essence ng pagtulong eh. And at the end of the day, dapat yun din yung essence ng public service. Na ang public service, kailangan ibalik natin yung puso na dapat nakikilala ng lahat na ng tumatayo na maging public servant. Kinikilala nila na sila'y pinagkatiwalaan ng taong bayan. Oo, maaaring kalahati lang ang bumoto sa kanila. Pero once nandun ka, ikaw na ay tumatayo para sa lahat. Hindi naman ikaw ay mamumuno para doon sa kalahating bumoto sa iyo. Hindi dapat po ganun. At lalo na po, hindi naman po dapat na kinakailangan na napakaraming bureaucracy, layers ng ano, no? Layers ng leadership ang dinadaanan bago makarating yung tulong sa kanila. Sa amin, ma'am, ano, siguro kung matatanong niyo yung mga ibang kasama namin sa ano, JGT family. Ito, natutunan ko to sa isang ano, LGU, hindi naman sa private. Sa aming mama, the end of the day, halimbawa, medical assistance, so, yun naman yung pinaka-common. Ano. So meron kami naka-allocate ng medical assistance. O, pagka sumobra doon, at alam namin, o, ito yung pamantayan, kung ano yung susuportahan niyan doon, okay, go pa rin yun. O kapag ka medyo in between lang, yun lang yung tinatanong. So ibig sabihin, hindi kailangan na, ibig sabihin ba, sa bawat paglilingkod, kailangan na magdidesisyon o nasa taas lang, na kailangan siya lang ang magbibigay, na siya lang ang may poder para magsabi na ito'y tutulungan, ito'y hindi. Eh, in the first place, ma'am, pondo yan ng taong bayan. Ikaw, ako, lahat tayo, taxpayer tayo. Hindi naman yung may income tax lang ang taxpayer. Oh, yung sumasakay ng tricycle, taxpayer yan. Yung mga nagsasaka, huwag nila sabihin dahil walang value added tax, hindi taxpayer yan. Kumukusong mo yan, taxpayer yan. Ito, ma'am, natutunan ko kayo, Governor Saseda na Bicol. Ano yung sa kanya? O, sabi niya, bakit ba pahirapan yung mga tao na kailangan pumunta ng Kapitolyo, pumila ng pagkatagal-tagal, pahirapan, pabalik-balikin. Eh, at the end of the day, alam mo naman kung meron kang ibibigay o wala. Alam mo naman kung ano yung pwede, hindi. Di ba? Alam mo kung saan sila dapat dalhin o hindi. Bakit mo kailangan pahirapan? Bakit kailangan pa makiusap, magmakaawa doon sa nasa taas para sila yung mapaglikuran? Sana hindi po ganun ang pamantayan. Eh. Ang pamantayan, simple lang. Di ba? Sabi ko nga, yan naman ay business ng taong bayan. So, doon sa, ano, sabi ko, doon yung pinakita nila na sa amin, sa bilang privado, na konti, ginaya namin. Simple, sabi niya, ano, baba siya ng ano, instruction sa barangay. O yung barangay, sinabi niya, ito yung pondo na pwede niyong gamitin para sa medical assistance. Ito yung ospital na pwede nilang pagdalan. Okay, pag naubos niyo yung medical assistance, na justify niyo na tama yung gamit niyo, then dadagdagan kayo ng medical assistance. O, pero pagka sinamantala o hindi tama yung paggamit ng medical assistance, tatanggalan kayo ng poder para magbigay ng medical assistance. So, bottom line yung sa barangay pa lang, masolusyonan na. Sabi mo, hindi naman kami gobyerno. Pero ganun din, hindi ko kailangan makiusap sa akin ng bawat isang kasama namin sa kumpanya kung meron silang assistance, di ba? O, mag-text sila sa akin, i-refer ko doon sa, mag-text sila doon sa kung saan sila nagre-report. Okay, mag-text sila sa akin. Ganun din naman yun. Doon din sila rin naman talagang tutugunan dyan. Okay, pag-uusapan namin. Pero in most cases, hindi yan kailangan ng approval. Yun ay pre-approve. Okay. So, kaya lang kasi kung hindi ka independent, minsan mahirap mag-institute ng change, di ba? Ng pagtunay na pagbabago. Kasi pagbabago, hindi naman tagline yan, eh, di ba? Ang tunay na pagbabago, kailangan nagbabago yung pamamaraan, di ba?
Sabi ko, sabi ko sa'yo, Ma'am Darlene, ako nga, di ba? Ang dami ko nang hinihingi ng tawad sa, ano, sa nakaraang ano. Kung ano may mamaliliit o pagkakamali ko, kasalanan ko, hinihingi ko ng tawad. Pati yung pagkakamali ko sa kapatid ko, hinihingi ko na ng tawad. Doon. Wala nang tanong ako, sino ang tama at hindi. Kaya kasi yung pagbabago, kung yun pa rin yung pupuntahan mo, ulit-ulitin mo, hindi pagbabago yun, di ba? O, hindi naman pagbabago yung nagbago yung tao na naka-oposisyon. Eh. Ang pagbabago yung pamamaraan, yung sistema. Okay. Eh siguro, marami nagsasabi, hindi mo kaya baguhin yung sistema. Eh ako, ang simple lang naman yan eh. Kung naniniwala ka, pwede. Kung sa umpisa pa lang, hindi ka naniniwala, hindi pwede. Eh sa amin, simple practice yan sa sales, di ba? Sinabi na ito ang target mo. Pag yung salesperson na sinabi, ay ang taas, hindi ko kaya yan. Eh talaga, hindi mo kaya. Yung umpisaan pa na, sinabi mo na, hindi mo kaya. So dapat dito, lahat tayo maniniwala. Lahat tayo maniniwala na kaya natin makamit ang tunay na pagbabago. Kaya natin na kung tayo magsasama-sama, na sama-sama tayo tatawin sa isang mas magandang bukas. Pero syempre, para magawa yan, kailangan lahat tayo, okay, ay parte ng sakripisyo, moving forward. Lahat tayo magtutulong. At lahat tayo dapat hindi sisino na ikaw, ako, di ba? Dapat tayo. Ganun lang kasimple, ma'am. And having said that, ma'am, again, yun siguro yung sa pinaka-importante dahilan kung bakit kami nag-fire bilang independent. Dahil kung ano, yung pinanggalingan namin, pinagbasihan namin, no, decision namin, okay. At kung ano yung mission na dapat natin pundahan, kailangan independent ka. Ang utang na loob mo, ang tatanawan mo, okay, walang iba kundi taong bayad. Ganun lang po kasi yun. At hindi kailangan sinungin kung bumoto ka o hindi. Ikaw, itigasanos eh, dapat tuluhan ka. Hindi lang mo yun sa ibang bayan niya, kahit hindi ka doon sa bayan na yun. Diba? Kung kailangan mo ng tulong, kailangan tulungan niya. Ito, bigyan ko kayo ng simple example. Meron ako kaming, ano, meron akong pamilya ng kaibigan, di ba? Humingi ng tulong kasi na-COVID dahil sa kabanatuan din nila. O, bago pa dumating yung tulong na binigay namin para matulungan sila, o, ano, tinulungan na sila ng LGU doon, hindi naman sila tinutun. Dapat ganun sana, di ba? Kasi at the end of the day, hindi mo naman personal na pera yung ginagamit. Pera yan ng taong bayan. At dapat yan buong buo, hindi man sobra pa, nababalik sa kanila bilang servisyo. Siguro ma'am, yun yung pinakamahalaking halaga. Pinakamalaking dahilan. Yes, sir. Napakalinaw po ng pagpapaliwanag. And alam ko po, sa pakikinig ng ating mga kababayan, mas makikita po nila ngayon kung ano ba talaga yung motivating factor. Bakit po kayo ngayon talaga tumatakbo bilang mayor ng San Jose? And napakaswerte po, sir, ng San Jose. Kasi nakikita ko na ngayon pa lang kung saan ito patungo. Yung pong walang pipiliin, lahat pagseserbisyuhan, lahat tutulungan. Pusahan ang maliig para sa lahat. And saludo po ako. Kasi ngayon pa lang, yung pagiging visionary leader nyo, kitang-kita na. And kung kaya nga po talagang tumulong, hindi na kailangan ng iba pang makakasama. Kundi sino'y susunod? At para matulungan yung tao. Maraming salamat, sir. Mami, ano? Na marinig ko yun. Mami, dadagdag ko lang. Okay. Apo. Dadagdag ko lang sa ating ano, nakadoktor. Ano. Siguro para sa kalaman ng ano, ano. Ito naman, sinabi ko sa lahat ng buong team ng ano, Joseph City Family. Sinabi ko rin sa ibang lahat ng kaibigan at kakilala. Pero siguro, ito na rin yung opportunity para at least ano, maparating sa lahat. Huwag natin hayaan na nagkakahati-hati ang pamilya, magkakasiraan, magkaka-advent sa Facebook, mamaya na kung ano-ano na ano, napagsasabi sa isa't isa. No, dahil sa politika, at the end of the day, sandali lang yung panahon na yun. So gusto ko lang po linawin. Ano? May mga proyekto tayo, di ba? Tulad ng GT Radio, ang gawa trabaho nito. May mga proyekto. Ma'am, walang pinagkaiba yan sa dati ng ginagawa. Ano lang ba may pinagkaiba ngayon? Anong pinagkaiba ngayon? Sabi ko sa inyo, ma'am, nung dati kasi, yung private yung, ano, yung account na ginagamit. Siyempre, ma'am, ito yung nakikita mo. Ito yung nakikita mo. Nasasagap mo yung kasama mo sa alam buhay, kaibigan mo, kamag-anak nila, kamag-anak ng mga kasama mo sa anak buhay. So, sila yung mga humingi ng tulong nun. So, ito yun, di ba? O ano yung nakikita mo, kung ano yung nakikita mo sa ano, ano ba, kung nangyari sa ibang lugar, o may humingi sa'yo ng tulong sa ibang lugar, kahit sa ibang bayan, ibang probinsya, kung saan tayo. Kaya lang siguro, ngayon, nung, dahil nga, in-open ko yung pangalawang account dahil sa dami nung gustong, ano, gustong mag-friend request. Ipagpaumanhin na rin po nung iba dahil nung pagkatapos nung pangalawang linggo, eh, parang na-over limit na ho siya kaya hindi ko na ho ma-accept yung mga ibang nahuling nagpapa-accept. Kung nung una ito, ma'am, nakikita natin, eh nung nabuksan yan, ma'am, ito na. Kung nakikita mo, ito yung akala mong problema lang,
Nakala mo, ang laki na pala na natutulong mo sa problema na yan. Ngayon, eto na. Di ba? Eh, sabi naman po, simple lang. Kung ito yun, pero binibigyan ka pa rin naman ano, di ba? Binibigyan ka pa rin naman ng biyaya ng Panginoon na kayahin yun. Again, it is not for us to keep. Di ba? Eh, minsan nga, siguro, hindi mo na, how would you put it? Minsan, habang lumalaki yung pagtulong, mas marami may bumabalik. Eh, sabi nga ni, ano dyan, eh, sabi nga ni Eni Lopez Sr. yata yun, di ba? Hindi ko makakalimutan sa ABS-CBN na senior, yung talaga founder. Sabi, alam mo, kindness is the hardest thing to give away. Kasi the more you give it, the more it keeps coming back. And God is really good kasi nung ito, binigyan ka niya ng ano, blessing para tulungan niya. Nung lumaki ganyan, lumaki rin yung binibigay sa'yo ng blessing para tulungan pa rin. So sana sa akin po, ang pakiusap ko lang po sa lahat, sabi ko, hindi naman ngayon ang panahon ng politika. Ngayon, binigay ka man malaking blessing, maliit ng blessing, sana po, sama-sama tayo. Tulong mo lang sinisino, di ba? Tulungan natin yung kapitbahay natin, kaibigan natin, yung nakikita natin nahihirapan. Kasi at the end of the day, kailangan lahat tayo tatawid. At doon naman sa iba na politika na nasa isip, simple lang naman mo yun. Kung ayaw nyo kami ang tumulong, di kayo tumulong, pwede naman. Hindi naman mapaliksahan ko yan eh. Di po ba? So, yun lang po sana ang pakiusap ko. Kung ayaw nyo naman po silang tulungan, sana naman po huwag nyo hadlangan yung mga tao tumutulong. Kasi at the end of the day po, hindi naman po kami ang mapipermisyo po doon. Hindi po kami mawawalan. Hindi po kami ang mahihirapan. Ang mahihirapan po doon yung umahasa na meron na silang matatanggap na harang pa. Yun lang po ang sa akin, simpleng pakiusap. At the end of the day po, lahat tayong Pilipino. Ngayon po, mas mahalaga. Magtulong-tulong po tayong lahat para sama-sama tayong makatulit. Yun lang po, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat, sir. Napaanyaya po namin na kayo ay makapanayam ngayon and very clear po. Ang importante, pagtutulungan, and let us be kind, lalo na po sa mga kababayan natin na nangangailangan. Thank you so much, Sir James, sa inyo po. Thank you po.